pasa nyo, you can just simply play in 1 hour. After an hour, you can just simply leave and go. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pandesal Gaming nagbabalik upang maghatid na naman sa inyo ng isang panibagong updates, tips and guides dito sa ating nilalarong Lord of Dragons. Ang Lord of Dragons ay isang MMORPG na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka naglalaro. It's free to play, so kahit wala kang investment, pwedeng-pwede kang kumita. Alright, so anyways, last time, nagkaroon po tayo ng video about mga withdrawals. Pinakita po natin sa video kung paano po tayo kikita, no? Just showing you na legit po, na nagbabayad po siya kahit free po kayo, no? By the way, for those people na hindi po nakakaalam, pwede po siyang malaro sa inyong computer, sa inyong Android. Yung nga lang po, hindi po malalaro sa iOS. Probably in the future, no, magkakaroon po sila ng update. And also, ang gusto ko lamang pong i-discuss ngayon is kung paano nga po ba kikita ng 200 per day dito by just simply playing 1 hour. Alright? So, mag-start kayo in paano magsimula, 1 to 2 days, kaya po nating magpa-level 35. I'll show you some tips, other tips, promotion, etc. No? So, subalit bago po ang lahat, bago tayo dumako dito sa ating exciting topic na ito, is nagpapasalamat po tayo sa ating mga subscribers. We're currently, let me check. We're currently 1,855 subscribers, no? So, salamat po sa inyong suporta at patuloy na pagtangkilik sa ating YouTube channel. Asahan niyo po na patuloy po tayo mag-create ng mga content na kapakipakinabang at makakapukaw ng inyong interes at makaka-earn din, syempre. Okay? So, dumako po muna tayo sa ating shout-out section doon sa mga nagko-comment dito sa ating channel. So, shout out po kay Marites Dabam. Shout out kay Chiban Yoti, sabi niya. Gusto niya daw makipag-collab. Shout out din po kay Nino Sonyo. Shout out kay Ron Il. Shout out kay Fisherman. Shout out kay Vibes on Fire. Shout out kay AP Cheger. Shout out kay Rafael Ulibo. Shout out din kay Crypto MC. Kay Ariel Sanchez, kay Rizal NH Tablet P2, kay Levy, kay Harvey Kawayan, kay Alashika Ginooy, kay RJ Production, kay DJ Hack, kay Rex Maynard Mascasero, kay Conan, kay Nico Pilayo, kahit anong maisip, kay Hampang TV, kay Jonas De Los Santos at kay Sion Mamat. Shout out din po kay AAA Gaming sa ating mga kalaro dyan sa 5 stars. Patuloy pa rin po tayo naglalaro niyan. Shout out din po kay The New Player. May sarili po siyang YouTube channel. Shout out din sa ating mga ka-clanmate dyan sa 5 stars sa GC natin at maging dito sa Discord, no? So, maging sa Lord of Dragons, kina Vibes on Fire, kina Joker, Aloka, yan. Kina Athena, Kasipea, kina Tempest, yan po, kina Pancake. So, shout out po sa inyong lahat, no? At, by the way, kung gusto niyo rin pong ma-shout out, pwede po kayong mag-leave ng comment sa video, bawat video na inaano po natin kuno content, and shout out po natin kayo kahit ano pa man po yung comment ninyo. Okay? So, by the way, bago po tayo dumako dito sa ating Lord of Dragons, just want to you to know, guys, na ito pong NH or na whatever pong paano nyo ipopronounce NH, it's gonna be launching tomorrow po, so it's free to play din po and play to earn, so mag-i-start po siya tomorrow, no? So if you're interested to play the game po, just simply go to their Discord channel. Also, you can join the Discord po natin, no, para ma-update po kayo sa mga ganito, no. So tomorrow, free to play, play to earn na po si NH. Alright? So also, just to remind you, dito po sa Kingdom Story, they will be minting
dito po. Yung mga ano no, yung may mga nagpa-giveaway po tayo dito ng mga whitelist, no? So for those people, make sure na nakapag-submit po kayo ng wallet dito kasi malapit na pong matapos yung pagsasubmit ng wallet at ang kanilang minting ng pre-NFT, dalawang NFT po yan, is on June 8 po, no? So please make sure to join the Discord din po. So yan, just a few reminders about that. Also, update din po about dito sa ating Lord of Dragons. Nagkaroon po sila ng major update, no? At the moment, they are really focusing sa pagpipix po ng mga bugs at pagsasaayos po ng game. Then, after that, pag nakita nyo na nilang okay po yan, then they will launch the war and other PvP content dito, no? So, please be patient. Have your... magpasensya po tayo ng malaki kasi bago lang po to. At they are doing their best para maging maayos ang laro. Also, ang LOGT token will be a launch on another decentralized exchange, no? Sa gate.io. Alright, so pwede na nating matrade yung governance token nila. And there will be a airdrop. If you want to read it further, nandito po sa announcement or major announcement ni Lord of Dragons. Alright. So anyways, balik na po tayo dito sa ating content or sa ating video. And by the way, kung bago ka pa lamang po sa Pandesal Gaming at gusto niyo po yung mga ganitong klaseng content about free-to-play, play-to-earn a game at maging mga NFT games, I encourage you to hit the subscribe button, hit notification bell na rin po para lagi po tayong updated. Saan niyo po na we'll create mga content na mga ganito, no? Okay. So anyways, balik po tayo dito sa ating Lord of Dragons. So last time, sinabi ko po sa inyo that you can level up from level 1 to 35 in just 2 days. Especially kung meron po kayong mga kakilala that can lead you or help you po na matapos yung mga ito, yung mga dungeons. Malaking bagay po yan, no? So, na-explain ko po yun sa inyo. So, kung may kasama kayo, they can bring you to a higher level dungeons at in no time, kaya nyo pong mag-level 35. So, bakit po importante yung level 35? Kasi po, once na-reach po yung level 35, you will get a maximum dailies na ganito. So, kahit free-to-play ka lamang po, makukuha nyo po yan, no? So, pag nag-create po kayo ng character, once you created a character, ang pinaka-dailies na po na makukuha dito, or sa daily, syempre, is 60 lamang po, no? 60. Okay? So, pag na-reach po yung level 25, it will be 180, no? So, dito, 180. So, pag na-reach nyo naman po yung level 35, and that's gonna be 300, which is hindi po ganun kahirap, no? So sabihin nyo, ganun po ba katagal yung makukuha yung 15,000? Kasi 15,000 po ang requirement para makapag-withdraw. At ganun kahirap makakuha po ng what you call this, ng 300 LORT per day? Hindi po ganun kahirap. Tama po yung nabasa nyo. You can just simply play in 1 hour. After an hour, you can just simply leave and go back another day para kunin nyo po yung another 300 LORT. Okay. So, magkano na nga po ba yung kitaan dito? Katulad po din sinabi ko, you can earn 200 at the current rate, no? So, pag na-reach nyo po yung punta po tayo sa pancake swap. Yung 15,000, so 13,500. So, ayan po. Lagay po natin ng USD dito. That's 193.85. Okay. So, lagay po natin magkano sa USD yan. That's 10,873. Not bad, no? Gaano po katagal natin makukuha yung 10,000 na yun?
So, let's do the math po. Kuha po tayo ng calculator para malaman natin kung gaano katagal. Okay. So, for instance po, ayan po, in 1 to 2 days, nakakuha ko po ng 60 na token in 1 day. Tapos, after a day, nakakuha ko naman po ng magkano ba? Ng 180. Sorry, 60 po plus 180. So, tama. So, that's gonna be 240 po. 240. So, minus po natin sa 15,000. So, that's 14,760. I-divide po natin sa 300 since after 2 days, 300 na po yung makukuha natin, no? So, 300. So, 49.2 plus 2 days. So, in 51 days or 52 days, makukuha na po natin yung, kung hindi po magbabago yung presyo, yung 10,873. So, magkano po yan? 10,873. Divide po natin sa 52. So, you will earn 209. What if bumaba naman po yung token? For instance, naging, ano lang po? Naging yung 10.8 is naging 10.4 na lang po during the time na magpapalit na po kayo. Halimbawa lang po, ah, 5.4. So, 5.4, divide nyo po sa 52, which is 103. Not bad pa rin po. Naglaro lang naman po kayo ng isang oras at nag-enjoy po kayo. At the same time, free po ito. Okay? So, paano po nasabi natin na 1 hour lamang po yung gugugulin natin after a day? So, pag na-reach na po natin yung level 35 in 2 days, ito na lamang po yung gagawin natin. So, dito, gameplay time is 60 minutes or 1 hour. Okay? So, clear dungeon rewards. Yan. Ito po yun. Anything po dito will take like 5 to 7 minutes, no? Like ito po. Yan, kaya po yan. So, then balik po tayo. Nagawa na po natin yan. Then eliminate enhanced monster. May mga ganyan po. Kasama po sa pag-grind natin yan. That will take like around 10 minutes to 15 minutes din po, no? So, getting gold, 10 minutes. Tapos, request. May take you like 3 to 5 minutes po. Perform equipment level up. Madali lang naman po yan. Pupunta lang po kayo dito. Yan pa. Anihin po natin. Bibili lang kayo nito. Yan. Then after that, bubuksan nyo, din i-upgrade nyo. Tingnan po natin ha. So, ganyan po. So, kasama po yan madalas sa ating main quest or sa daily quest. So, yan. I-click nyo lamang po yan. Tapos, pupunta po kayo sa level up. Ilalagay nyo lamang po yan. At tapos nyo na po yung quest na yun. No? Yan. Also, it's good to point out itong mga to. Level up, enhance, magkakaiba po yan, repair, and composition. Composition po, meaning, you can upgrade the equipment from a different rarity. Okay? So, ayan, nakalagay naman po dito, select the target equipment to be composed from the bag, right? Super rare, grade or lower, na? Ayan. Sa enchant naman po, for those people na nagtatanong, enchant, is ito po, nalalagyan po yung tatlo dito sa kaliwa, no? So, nadadagdagan po yung stats natin. So, gagamit po kayo ng stones na pwede nyo pong mabili dito sa shop. Ng coins lang po yung gagamitin natin ito. Ayan. Okay. So, balik po tayo dito sa ating daily quest na sinasabi natin. Sorry, magpas. So, daily challenges. So, ito, obtain token support. So, kadalasan, yung obtain token support na yan
Yes, basically, ito lamang po. Itong request. So, pag natapos niyo na po yan, like for instance, ganyan, in less than 5 minutes, 10 minutes, tapos niyo na po yan, then makukomplete na po yan. And also, ito pong clear dungeon quest. Kung gusto niyo po, ayaw niyo pong matagalan, then you can just simply clear even the level 1, no? Magka-count po yan, tatlong beses. So, it will take only like, how many? 5 to 6 minutes, tapos nyo na po yan. So, yun. Pagkatapos nun, then, clear na po. Makukuha nyo na po yung 50 LORT and 250 LORT. So, in 1 hour time, kumita na po kayo sa current rate ng 200 pesos at mawi-withdraw nyo po yan. Once na-reach po yung minimum withdrawal, no, at na-reach po yung level 51. Okay. So, wag niyo pong isipin na yung wag niyo na pong problemahin yung bumababa naman po ang token. You're just playing for free. Hindi po tayo nag-iinvest dito or hindi po tayo nag-invest dito, no? Free po yung game at the same time na-enjoy niyo na at kumita pa po kayo. Okay? So, yep. Ganun lamang po kadali na kumita dito sa Lord of Dragons. Nag-enjoy ka na po and most of the pictures po naman ito is AFK. So, hindi po siya ganun kahit isang oras kayo maglaro or kahit 2 hours, AFK lang po naman kayo. Okay? So, yun po. Yun lamang po ang ating masasabi. Inaanyayahan ko po kayo na maglaro at parami na po ng parami ang naglalaro nito. It's free. You don't have to spend money. Just have to spend a little of your time, like an hour. Siyempre, in one first to 2 days, you need to at least magpalakas. At least ma-reach yung level 35. Okay? So, hanggang dito na lamang po ang ating update or tips para sa inyo. Sana nakatulong po. Promotion quest level 50. Baka gumawa na po tayo. I'm gonna ask kung papayagan po tayong gumawa ng promotion quest level 50. But then, meron naman po ako nakikita ng mga videos about that na sabi nila hindi daw gagamit ng LORT. Alright. So, hanggang dito na lamang po ang ating content na ito. Kung may nais pa kayong malaman ulit, just leave a comment down below at sasagutin po natin yan, no? At kung hindi ka po po nakakapag-subscribe sa Panasal Gaming at gusto niyo po yung mga ganitong klaseng content, I encourage you to hit the subscribe button, hit notification bell na rin po para lagi po tayong updated sa mga ganitong klaseng content. Ito nga po muli yung Panasal Gaming. Nag-iwan sa inyo sa magandang araw, sa magandang buhay, at patuloy po tayong maging masaya at ligtas sa araw-araw. Salamat po. Goodbye and God bless. See ya.